Hi, welcome po sa ating channel, sa Ken Triple Tech YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, then mag-like para updated ka sa mga video yung ipapalabas natin tungkol sa iba't ibang klase ng gadget at tutorial. Today's episode po, ituturo ko po kung paano magparami ng watch hours sa YouTube channel gamit ang application. So, ang kailangan mo lang rito, cellphone, then kailangan mag-install ng application sa cellphone para magamit mo sa pagpaparami ng watch hours. So, proceed na po tayo sa ating next step. Next step po natin, punta tayo ng Play Store. Tapos, i-type po natin sa Play Store multi-screen browser. So, ayan, nakikita nyo po sa cellphone ko may multi-screen browser. Tapos, lalabas po rito yung multi-screen browser, yung letter M ang icon. Yun po yung pipiliin natin. So, yan po yung application na kailangan natin sa pagpaparami ng watch hours sa YouTube. So, na-install ko na siya sa cellphone ko. Bali, i-open ko na lang. Okay, pag na-install mo na yung multi-screen browser, ito po yung lalabas. So, bandang itaas, may nakalagay dyan. New features inside menu. Click mo lang yung okay. Yan, para umakyat yung browser natin. So, mapapansin nyo, dalawang Google browser yung lumabas. So, may idea na kayo, no, kung paano siya, paano mo gagamitin siya. Kasi, mayroon tayong dalawang browser dito. So, dalawang YouTube pwede mong i-play ng sabay sa magkabilang browser, sa dalawang browser dito. Kasi, mayroon tayong dalawang Google. So, pagka, o nga pala, bago tayo magtuloy sa procedure na to, bago nyo puntahan yung mga yung YouTube channel, siguraduhin nyo muna naka-sign out or ang gamit yung YouTube account eh yung other account nyo. Huwag nyo gagamitin yung YouTube main account nyo. Okay, huwag nyo gagamitin yung YouTube account na pararamihin nyo ng watch hours kasi madedetect siya ng YouTube. Mas safe kung gagamit ka ng ibang YouTube account. Okay. So, ang ginamit ko dito, ibang YouTube account yung ginamit ko. So, proceed na tayo, no? Type nyo sa screen nyo or sa Chrome nyo YouTube. Then, open natin. So, ayan. Nag-YouTube nyo sa. Tapos, i-type nyo yung channel na paparamihin nyo ng watch hours. So, try natin. Search. So, ito yung paparamihin ko ng watch hours. Okay. Tapos dito sa taas, bandang kanan, may tatlong tuldok dito. Bali, ang gagawin natin, pindutin natin yan, tapos piliin natin yung desktop. Ayan. Desktop mode po yung ginawa ko. Bakit? Kasi, para ma-silent ko yung video. Wait lang, isa-silent. Magpa-play tayo, tapos ng isang video. Ito. Yan. Zoom lang natin. Kasi ang isa silent ko yung audio ng video na ipi-play natin. Wait lang ha. I-silent muna natin. Yan. Naka-silent mode na siya. Bakit ko siya silent mode? Kasi hindi magpo-play yung dalawang YouTube sa cellphone nyo or sa ibang cellphone, hindi kayang mag-play ng dalawang video na may audio.
So kailangan i-silent mo yung audio ng YouTube video na ipi-play nyo. So ayan, so nagpe-play na siya. So sa kabilang side naman tayo, sa kaliwa, type natin, ganun pa rin, YouTube channel. Browser sa taas. Check natin kung gagana kung magpe-play ng sabay dito sa ating application. So ayan po, nakita nyo gumana, dalawang YouTube channel nagpe-play sa isang cellphone device. So effective siya. So kung dalawang browser yung magpe-play, so sa tingin nyo hindi madadagdagan yung watch hours nyo ng mas mabilis. So mas mabilis siya madadagdagan yung watch hours nyo pag dalawa yun nagpe-play. Eh what more kung ilan yung cellphone nyo, di ba? So mas maganda, no? So ayan, so effective po yung multi-screen browser natin sa pagpaparami ng watch hours sa ating mga YouTube channel. So sana nakatulong to, masubukan niyo yung application nito sa mga YouTube channel nyo para makatulong ako sa inyo. Bali effective naman siya, safe siya, nagagamit ko siya sa araw-araw. Lagi ako nagpe-play ng video clip ko sa YouTube para madagdagan or matarget yung watch hours. So sa mga nagsisimula na kailangan matarget yung 4,000 watch hours, nire-recommend ko na gamitin nyo ito. Maganda po siya, effective and safe. So meron pa pala akong paalala. Sa tuwing gagamitin mo itong application na to, or pagkatapos mong gamitin yung, halimbawa tapos ka na magpa-watch hours, tapos ka na mag-play, huwag mong kalimutan mag-clear data. Okay? Kailangan mag-clear data every time na gagawin nyo itong procedure nito. Yung clear data, parang i-clear nyo yung history. So, ituturo ko kung paano mag-clear ng history dito sa ating application. Kailangan nyo para ma-clear yung history niya, hindi ma-detect ng YouTube na paulit-ulit yung ginagawa to. So next step ko tuturo ko sa inyo kung paano mag-clear ng data or ng history sa inyo, para mag-clear ng history or ng data ng ating multi-screen browser. Punta lang tayo sa settings, then hanapin natin yung apps. Ayan. Then hanapin natin yung application na i-clear natin yung data or yung history niya. Multi-screen browser. Ito. Tapos yung storage. Tapos i-clear natin yung data sa taas. Yan. So yan. So na-clear na yung history ng data dito sa ating multi-screen browser. Okay, dito ko na po tatapusin yung ating YouTube tutorial tungkol dito sa multiple screen browser. So kung may natutunan ka, nagustuhan mo yung video natin, yung tutorial natin today, huwag mong kalimutan mag-like and mag-subscribe. Then ipapa-shoutout pala si Tita Cell TV. So, shoutout kay Tita Cell TV. So, bisitahin niyo po yung channel niya. So, ayun. So, maraming salamat sa inyong panonood. So, ayun. Maraming salamat. Antabayanan niyo po yung mga video ipapalabas natin tungkol sa iba't ibang klaseng gadget, video tutorial, pati mga music video na ipapalabas ko sa channel ko. So, ayun. Paiba-iba po yung pinapost ko, minsan gadget, minsan tutorial, minsan sa music, kasi mahilig din ako manood ng or makinig ng mga OPM music.
So hanggang sa muli, antabayanan yung mga video ko. Maraming po salamat sa inyong panonood. Thank you and have a nice day. Goodbye. Peace.